Pogi, yung ganyan. Hindi eh. First time I met him, story conference pa lang. I was trying to observe him. Alam ko kagad, napansin ko na edukadong tao eh. Edukado eh. Kaya siguro sometimes medyo nami-misinterpret. Baka yung every individual is different. Baka yung lumaki sa States, yung hindi natin maintindihan. But that doesn't mean suplado siya eh. Pinag-aralan ko lang yung character niya, even sa shooting. Hindi eh. He's a very educated person. And then sa shooting, sira din ang ulo eh. Oo, kalug din. Kalug. Ay, nako. And then sa shooting naman, yung kung pag-uusapan yung acting, dito sa pelikulang to, nakita ko kung gaano siya kaseryoso. Kasi kuminsan naka-encounter na rin ako na pag hindi pa nag-shooting, pero preparing yung shooting, yung bang magkikengkoy-kengkoy, yung ganyan-ganyan, yung para bang doon na lang sa set na pag sinabi ni Trek, oh, dito na, dito na. Pero siya hindi. Especially pag importante yung scene namin, it's just in one corner and you could see na pinag-aaralan niya yung gagawin niya. And then pag take pa, nadi-deliver niya eh. Kasi pati ako nadadala niya eh. Alam mo yung ibig sabihin? So, my future si Zian, misinterpreted lang yung bata. Pero kung tutuloy niya yung ganyang seryoso, kaya ni Zian. Kaya ni Zian. Lalo na, let's face it, he's tall, he's handsome, di ba? It's just siguro mabigyan lang ng mga magagandang oportunidad, maalagaan. I think he'll go places. Seryoso rin yung bata. If I may share ko, he had a blog con few days ago. Kinento niya, everyone was here, was there then. Kinento niya sa paano siya pinakamasaya, the biggest blessing daw sa kanyang movie career. Itong maibigay sa kanya yung role to be working with you, an angel. It came at the time na birthday month niya raw yun, ang in-offer sa kanya ang pelikula. And then, itong biggest birthday niya last year na sinabi niya na best gift. Yes po. Thank you, Zian. Sweet naman. Okay. Ako naman kasi pag may break kami, yung siguro ako naman ang mahigit na 50 years na, no? It's really hard to be 35 and gorgeous. Why not? Ang kapal! It's hard to be 35 and gorgeous. And go fresh. It's fun to be 35 and gorgeous. Napaka-fresh looking ng ating Hindi, kasi yung ibig ko sabihin, yung masaya lang sa set din since I've been in this business for so long. Maganda yung isa may mga nagtatanong sila sa'yo, paano po ba ganito, tita, yung ganito? Nagsishare ako sa kanila na in this business, hindi madali. Kung gusto mo talaga, dapat meron kang mga adjustments na gagawin din. Kasi hindi lahat maiintindihan ka. You get me? And gaano ka-importante yung mga taong nasa paligid mo. Kasi hindi totoong sikat ka, ganun, ikaw lang yun. Imposible. Imposible. Kaya ka dumating dyan, marami kang pinagkautangan ng loob. Yun usually yung mga pinaparealize ko sa kanila. Kasi yun yung mga na-experience ako. Na hindi ka pwede magyabang na akala mo ikaw lang. Hindi mo magagawa yan na ikaw lang. May marami kang kasama dyan. So, even yung sabihin mo na Vilma Santos yan, best actress yan. Utang na loob, meron din ako mga eksena. Take 10 ako, no? Hindi ko rin mamaramdaman yung eksena. So hindi kami... Anong pelikula po ba ito na take 10 ka? Dito lang, marami ako. Dito lang, meron. Dito lang sa Everything About Her. Meron, wala. Meron din ako siguro dyan, mga take 7, take 10, So, you cannot just rely na sasabihin. Kaya lang siguro na nasasabi nila yun, maybe because yung tagal mo na sa industriya, na medyo nakukuha mo na rin, in a way, the respect. Pero it has nothing to do kung sinong magaling at hindi. Because sa dulo, it's the whole movie ng lahat ay may kanya-kanyang contribution, down to the crew. Okay, ay, meron pa? Ikaw na lang, ikaw lang anak ng Diyos? Ikaw talaga! Okay, last question ko is, how do you want to define the success of this film? I'm sorry? How do you want to define the success of Everything About It? Sa totoo lang, I'm so stressed.